na nakita ko yung may sinasaking kasi si Matilda na video ni BBM na yung kaarawan ni ng kanyang nanay, paano kaya ibalik ayun yung camera ko pala, paano ko ihati? Ah, no. Normal. Naku, naalis to. Banner pala yun. Ayan, inarap ko sa aking ano, kaya ngayon hingi ako ng permission kay BBM na yung clip niya i-ano ko sa live ko dahil nung kaarawan ng kanyang mahal na ina, na na-impress ako sa sitwasyon na to, kaya naisip kong mag-live. Permission po, Bongbong Marcos, Sir Bongbong. Yan, alam ko naman ikaw na ang susunod ng presidente ng Pilipinas. At itong clip mo na to, gusto ko sanang ibahagi sa mga viewers ko. Sana huwag mong ipagkait sa akin dahil matagal ko nang inihintay ito, yung pagkakataon na to. Maraming salamat po. BBM, mabuhay po. Ito ang clip. Wish ko lang sana. Ito, July pa to eh. Nung kaarawan po ni Madam Imelda Romualdez Marcos. Alam ko maraming sana ang miss ko sa kanya, humaba pa ang kanyang buhay. At para magabayan niya ang ating mini-meeting susunod na Pangulo ng Pilipinas. Walang iba siyempre kundi ang kanyang anak, BBM. BBM po tayo. Ayan. Yung clip na po ito, gusto kong... Kasi nakinabang po kami dito. Itong project ni Pangulong Imelda Marcos. Yan, pakinggan po natin. Siyempre, nagaya ng lahat sa atin, iba ang birthday at nasa gitna tayo ng pandemya. Siyempre, yung pinaka-importante lang is siya ay safe at nakapakunahan rin. Sa edad niya ngayon, alam naman natin pagka yung ating mga lola, yung ating mga nanay, kaligayahan niya, siyempre, pagkakaligaya niya. At ang mga institusyon at proyekt na pinunahan niya ng pandemya, ay nagbibigay sa kanya ng sigla na nakikita niya na hanggang ngayon ay nandiyan pa at nakakatulong pa sa tao para lalong-lalo na sa panahon ng pandemya. Kaya vlog natin ngayon at marami ko na ang magkikwento sa inyo kung paano nangyari lahat itong malalaking proyekto na hanggang ngayon ay nararamdaman pa rin natin ang pakinabang na idinudulot sa tao. Yan. Stop muna po at hiharap sa akin. Yan. Yun lang po ang pinakikiusap ko kay BBM na paintulot niya sa akin yung kanyang upload sa YouTube. Na sana huwag po niyang ikagalit dahil yung sinabi niya dito yung proyekto ni ng First Lady po dati ni Madam Imelda na musmus pa po ako noon. Batang-bata pa po ako noon. Ang kaisipan ko po noon. Nasa 13 years old siguro ako. 14, yan. Tanda-tanda ko po yan kasi, siyempre, 10 years old na bata, alam mo na ang mga nangyari sa mga magulang mo, kung ano-ano nangyari sa mga nakaraan. Ngayon, ito pong proyekto na sinasabi ni BBM ng kanyang nanay, alam po ng lahat ng Pilipino to. Lalong-lalo na yung taga sa amin at kahit si BBM, alam niya po itong proyekto, lalong-lalo na siyempre ang kanyang nanay. Kaya ang wish ko po kay Madam Imelda Marcos na sana humaba pa ang kanyang buhay. Long live po Madam Marcos, Madam Imelda, sana palakasin pa kayo ng Panginoon para makapagbigay tulong pa kayo sa Pilipinas. Lalong-lalo na pagsuporta kay BBM pag naging pangulo na siya sa ating bansa. At alam ko, nafe-feel ko, pag naging pangulo na si BBM, makakamit ang tagumpay ng mga bawat Pilipino. Bakit kanyo? Tayo naman ang panahon na maniningil. Maniningil sa mga mayayamang bansa. Bakit ko nasabi yan? Si Madam or si BBM na lang po ang sasagot niyan.
yung mga mayayamang bansa, maniningal ang Pilipinas pag naging presidente na ang ating minimiting Pangulong BBM. Yan. Ngayon po, itong sinasabi kong proyekto ni dating proyekto ni Madam Imelda Marcos po nung siya, nung kapanahon na yon, bata pa ako, yan. Ito pong lugar ko na to, pinakinabangan po namin ng mga magulang namin sa aming baryo. Alam po nila yan. Bata pa kami. Ngayon, ang mga magulang namin, isa-isa na po silang nag-for good. At kailanman eh, hindi na namin sila makakasama at nandun na po sila sa mapayapang kalagayan. Ilan na lamang po ang aming mga magulang sa aking baryo. 30 years na pong wala ako sa baryo na yon. Kaya miss na miss ko na po. Lalo na ngayon, pandemic. Masyado pong mahirap sa amin para makapagbakasyon. Kung naalala nyo po, itong baryo ko na to, yan, inihingan ko ng tulong. Hindi ko alam kung saan ako ihingi ng tulong. Yan po ang pinaka-mimiting project ko sa aking channel na sana mapalitan po ang tubo ng mga linagay nila noon. Yan, binlog ko na po ito eh. Kumbaga, rinirevisa ko lang. Dahil nabanggit ko po dito, kung sinong nag-develop ng aming lugar na to, ito, inihingan ko po noon ng tulong. Hindi ako titigil hanggat hindi ko mahinga ng tulong to sa, o kaya, katulad nung nasabi ko, lakas ng loob ko na kung umasenso itong ating channel, ako na lang magpapalit ng mga tubo buong baryo na ito. Ito pong binibilo ko na to, yan ang aming baryo, yan. Tapos yung nanggagaling dito sa bundok, yan, running water po yan, wala pong makina yan. Kaya napakalakas ng tubig namin noon. Ngayon wala dahil kung may dumadaloy pa namang tubig galing bundok, hindi mawawalan yan eh. Kaya lang ang problema po, yung mga tubong naka-installation dito sa baryo namin, talagang ano na, tunaw na po, biro mo 40 years. 40 years na po, alam ko 40 years na. Kasi dito ako sa Hong Kong, ano na ako. No, 53 na ako ngayon, hindi ko man ipagkakailang edad ko. Pero siyempre, nung bata ako, dito. Ang lakas po ng tubig namin dito, saganang-sagana ang buhay namin kahit wala pa kaming electricity noon. Kaya ngayon, ipiplay ko po, titingnan natin kung matagal na po itong ano na to, upload na to. Hindi ko alam kung ilang buwan ang nakaraan to, wala pang tatakbong August 14, 2000, yan po oh. Nung in-upload ko to, August 14, 2021, yan. Tingnan po natin kung anong mga pinagsasabi ko dito. Yan. Kaya kung pwede po, mag-subscribe kayo sa channel oh. Po. Pinasusubscribe. Alay po natin, yung kikita. Yun ang laro. Extra ka dito sa ano. Hi, kamo naman. Politika naman, hindi mo naman kahit ang mayaman sila, pag hiningan mo sila ng pera, tutulungan nga tayo, tapos pagpuriin naman nila pag nakaposisyon na sila. Oh no, sorry. Dapat kung ginawan tutulong sa amin, hindi yung ahabol ng ano. Naku, kung ano-ano pang sinasabi ko rito. Kasi ano, ang ano namin na to, pinigay ng dating Pangulong Ferdinand Marcos. Yan. Baka si Bongbong Marcos, pag nag-presidente, siya pa ang tutulong sa amin. Kaya yun. Kaya yun. Hanggang dito na lamang po. Ito pong baryo namin ni Sumpo. Yan. Yan. Walang magkita nyo. Bahay namin. Yan. Dati po, nung wala pa kami power dito, kahit paano, masaya pa rin kami. Nung panahon na yun, mga magulang namin, ang ganda ng sama nila, tapos kami mga barkada kami. Wala kaming away-away, wala kaming problema. Siyempre, nung kabataan, malikot. Bata isip kami. Pero ngayon, ang baryo ko na to, mahal na mahal ko, promise. Hindi ko naman kayang tulungan dahil limot lang yung sweldo ko. Hindi naman tayo nag-aral. Kaya lang, yan po ang pangarap po sa aming baryo na Marino ako. Yan. Hindi ko titigilan yan hanggat hindi kami nagkakaroon ng bagong mga tubo dyan. Yan. Yan. Saka dito,
nakalimutan ko ng mga marami kami dito eh. Mga family, family, family. Yan, lahat ng pamilya po, binanggit ko na dyan. Ang mga, yung Gomez family pala, si Parang Biling, siya na lang atang natitirang ano sa amin doon, pinakamatibay. Sana, Parang Biling, sana ingatan mo yung kalusugan mo. Gusto ko, pag umuwi ako, malakas na malakas ka pa rin. Si Tang Piling yata, medyo ano na rin, naririnig ko parang medyo naghihintay na rin. Tang Piling, dahil pong salamat kay MBIU, marami pong salamat sa buhay na ginugol nyo sa amin nung bata kami. Kahit naging matigas, pinakamatigas ang ulo ko nung bata ako dyan, alam ko, konsihal pa kayo nun, na palagi nyo akong, palagi akong nasisermon dahil sa sobrang katigasan ng ulo. Siyempre, bata pa po ako nun. Kaya ganun lang. Ganun lang talaga. Pero ngayon, gusto ko bumawi sa mga anak naman namin na naku, yun lang ano, Laura, yun, gusto kong bumawi sa aming baryo, gusto ko talaga, pangarap ko talaga hanap ng lunas, kung hindi, kaya kung mananalo si BBM ngayon, wala nang tigatig yung gagastusin kung galing sa YouTube, kung pagpapalain yung channel ko, sana po, matulungan nyo rin ako. Kuya, excuse muna, meron ano sa TV daw? Si TV, excuse lang po, may mga ano ng TV. Ay, Dimpol, maraming salamat sa pag-stay. Sandali lang. Anong TV? Yun, sorry po, may magagawa sa TV ko. Itong live ko na to, hindi man po biglaan lamang po itong live na to, kaya kahit na saglit lang po, kasi yun nga, gusto kong ipaliwanag po yung nabanggit ni BBM na kung anong mga ang proyekto po noon na ibinigay sa amin, kung natatandaan nyo po yung resettlement project po ni Madam Imelda Marcos po noon. Napakarami pong mga proyekto na hanggang ngayon pinagkikinabangan po namin. At sana ang gusto pong ibalik na kahit na bata talaga ako noon, alam ko eh, yung pong Department of Agriculture, nung bata po ako eh, ano yan, ang tawag dyan eh, Department of Agrarian Reform and Animal Husbandry. Yan po ang pangalan ng agriculture noon. Department of Agriculture. Ang pakinabang po ng mga magsasaka noon, noong time na yon, yung Masagana 99. Ang mga magulang namin na mga farmer, lalo na nung nasa San Luis pa po kami noon, hindi ko makalimutan yan, yung tinatawag na Masagana 99. Sana marami makakaalala po noon. Napakaganda po ng benepisyo ng mga magsasaka noong panahon na yon. Ang gobyerno namimigay ng mga binhi na mura na mababa ang presyo, ibinibigay po sa mga magsasaka. Kumbaga kulang na lang kung ibigay nila, pero napakababa po ng presyo ang mga binhi na mga magsasaka noong araw na yon. At kami, nabigyan po kami dito sa aming lugar na yan. Batang-bata pa talaga ako noon. Ang mga magulang namin, nagkaroon kami ng tigdadalang hektarya. Yung resettlement project nga na ginawa ni kay Imelda Marcos po yun. Siya po ang may project noon, hindi po ang
Pangulong Ferdinand Marcos. Ang First Lady po ang may project noon, yung resettlement project na tinatawag nilang Bliss. Yan, marami pong nakakaalam yan. Binigyan po kami ng tagdadalawang hektarya, tapos tigi isang kalabaw, suyod, araro, seedlings ng mango, seedlings ng chico, mga sweet tamarind, marami po. Marami po kaming, hanggang ngayon, nandun pa yung mga halaman ng mga ninunong namin, na mga magulang namin na itinanam mga mangga. Kaya yung baryo namin po, puno ng mangga yan. Puno po ng mangga yan. Galing po yun sa ano ng gobyerno nun. Biro mo, bibigyan ka ng isang kalabaw. Oh, kulang na lang. Kumbaga, bayaran mo lang na kapuringgit ba? Ngayon, kung yung time na yun, yun ang kalagayan ng ating buhay noon. Baka hindi kalabaw yung pamimigay ni Ma'am Imelda Marcos kung hindi mga yung mga malalaking teknolohiya na ngayon sa ginagamit nila sa pagpa-farming ng mga farmers. So baka makineriya na ang ibigay noon kung yung time na yun. Kaya po noon, tsaka naalala ko po, nung elementary ako, mayroon po kaming ban na sa eskwela. At palagi po kaming nababakunaan. Ako nga po noon, nung binakuna ako, habulang kami ng doktor na, ang naalala kong doktor noon, si Dr. Bonton. Sa San Luis pa yon. Siguro yung mga klasiko, kung naririnig nila to, kilalang kilala yung Dr. Bonton na yun. Talagang nangahabol siya ng mga tinuturo kanya na. Naalala ko po yun. Nung elementary ako, yan, mayroon akong ban. Mayroon kaming ban. Yung distribution yan, sa ano, lahat ng eskwela, buong Pilipinas. Oh, saan ka pa? Eh ngayon, ano ang eskwela? Oh, kanya-kanyang kayod. Ako nga po, itong channel ko na to, kahit man lang sa baryo ko, kung umulat itong channel na to, gusto ko mag-provide ng school supply sa mga estudyante na hindi na nila bibili ng mga magulang nila. Ito pong channel ko na lang, talaga ito pong channel ko na to para sa amin po, para sa baryo ko. At sa mga ilang-ilang subscriber ko, siyempre time to time mamimigay ako ng pabuya o kahit na konting parang ayuda ba. Katulad ng sinabi ko po, unang sweldo ko, sana mapuno ko yung 50,000. Palagi ko pong inuulit-ulit yan sa mga videos ko na sinasabi, baka sabihin nyo naman ang ano ko naman manalita. Hindi po, nahihinip na po talaga ako yung time na yon, parang hindi na ako makapaghintay na makamit ko yung 50,000 peso na ibibigay ko sa 50 katao. Siyempre, tigi 1,000 sila. O, napakaliit na bagay po yung individually. 1,000? O. Pero at least, saan mo pupulutin ng 1,000? Kaya sa mga subscriber ko po, time to time, magbibigay po tayo ng ganun. Kasi itong channel ko na to, ang profit nito, para po sa lahat. Siyempre, konti sa mga pamilya ko. Kasi sa akin, may sweldo na po ako dito. Kaya ko nang buhayin ng mga pamilya ko sa sweldo ko dito hanggang siguro sa mag-retired ako. Siyempre, yung amo ko, someday magre-retiro ako, bibigyan din ako niyan kahit kung katiting lang. Oh, yun ang pwede kong retirement sa buhay ko. Pero itong sa YouTube channel ko po, talagang misan nalulungkot nga ako, may ingin ng tulong. Hindi ko man ano, pero nalalaglag ang balikat ko. Oh, hindi matulungan. Nasa abroad ako, hindi ko may bigay ang tulong. Kaya mahirap din po eh. Sana sabi ko sana hindi na kasi once na nag may sa membro ng pamilya ko, pag may humingi ng tulong, hindi ko na ibigay. Para po ako natuklaw ng ahas na bakit hindi ko na ibigay. Talagang malulungkot ako buong maghapon na yun. Hindi ako mapakali. Kahit na anong magagawa ko, hindi ko kayang ibigay. Pero ito pong channel ko, sa bagay, luluwag ng kabuhayan ng Pilipinas pag nagpresidente na si BBM. Si BBM, alam ko, ang mga minana niyang talino sa kanyang tatay. Para sa akin, si Marcos super talino. Walang ihigit kay Marcos. Siyempre, hindi ko alam ang talino ni
ng ating national hero na si Dr. Jose Rizal. Dahil, mahalin natin. Oh, yun lang ang tinagurian nating national hero. Pero si Ferdinand Marcos, sinong ano mong katalinuhan niya? Kanino mo siya i-compare? Sabagay, walang kwenta yung pagkukumpare. Yung tao, ganun siya. Yung tao, ganun siya. Hindi mo makuha yung tao makuha sa iba. Yun. O, katulad na lang ni Pacquiao. Ang galing sa boxing na, ni Pacquiao. Sinong makakapag-break sa kanya? Eh, ganun din po si Ferdinand Marcos. Matalinong tao siya. Wag, kahit na yung mga kumukontra sa kanya. O. Napakatalinong tao ni Ferdinand Marcos. Eh, mali natin. Ngayon, may babalik na yung noon walang abiriya. Ngayon, siyempre si BBM, maraming minanang teknik ni sa kanyang tatay. Siyempre, like father, like son. Oh, di ba? Oh. Kaya lang si BBM, hindi naman yung taong mayabang, hindi naman yung taong nagsisino-sino. Alam ko po. Oh. Yung mga iba, kunwari lang gagawa ng kabutihan. Tapos, hindi naman sa kalooban nila. Parang wag na lang. O katulad ng mga iba, simba na simba. Hindi naman niya sinusunod ang binabasa niya sa banal na aklat at hindi naman niya tinutupad. Ano ba yun? Kaya mas maganda, magpakabuti tayo. Hindi lang yung... Ako, kahit sa bunso kong kapatid, sinabi ko sa kanya, abang the rest of my life na gusto ko sana puro kabutihan ang gagawin ko. Hindi na ako gagawa ng kalokohan na katulad ng ginawa ko pa nung araw. Oh. Hindi naman tayo naging ganong naging masama bilang normal na tao. Pero kailangan din natin na gumawa ng kabutihan sa kapwa. Hindi lang puro yabang. Minsan may yabang din ako pero ano lang yun. Joke-joke lang yun. Hindi naman. Kailangan nating maging mabuting tao. Kailangan nating maging mabuting mamamayan ng Pilipinas. Hindi palaging ang mga politika nagbabatikusan. Sila na lang ang naglalaban-laban. Pero muna kaupo yung isa, tapos binabatikos pa nung natalo. Tapos yung isa naman papatulan niya, tapos hindi na niya naasikaso yung paninilbisyo sa mga mamamayan dahil nga sa kakasagot sa mga batikos. Nakakalimutan na yung paninilbi. Sus, ano ba yan? Pero pas si BBM ang nagpresidente, alam ko, maraming pagbabago ang Pilipinas. Magiging mabuting tao ang mga Pilipino. Magiging masipag. Ang Pilipinas po, noong panahon ni Marcos, maraming saludo. Maraming saludo. Nire-respeto ang Ferdinand Marcos po noon. Sa pananalita lang yan, kahit na Amerikano, nahihirapan makipag-English kay Ferdinand Marcos noon. Pero ngayon po, alam ko, wala pang ganong nanonood sa akin. Sana, yan o, tatlo lang ang viewer ko. Biglaan lang naman po itong live ko na to. Kaya, pero nag-ano ako kay BBM na hindi nakalimutan ko linagyan ng banner oh. Nilagyan ng banner yan oh. Tapos may BBM pa dapat diyan eh. Dito oh. May BBM. Tingnan ko nga. Hindi ko man po kayo nakikita sa ano nyo. BIM. Wala, hindi ko alam. Sandali na po. Naka-hold yung ano ko. Hoy, si Boboy M oh. Si Boboy M, kumusta na boy? Someday may sabi ka to. Live chat, all messages are visible. Alam ko na, buksan ko pala yung isa kong ano dito. Kasi pag matanda ka na, yun. Hindi ka na nagkasalaming ka. Yan. Biglaan lang po itong ano ko na to. Ang pagla-live ko na to. Yun. Biglaan lang po to.
Yun o. Yun. Yan. Nakikita ko na yung ano. Ayan. Yan ang mga comment nyo. May ano pa. Ayan ko yung commercial. Para naman kumita naman yung channel ko at na mabuo ko yung 50,000 kaagad. Sana po maintindihan nyo ang ibig kong sabihin, mga kababayan ko sa Pilipinas. Iniikayat ko po kayo. Tulungan nyo po ako, mag-subscribe po kayo sa ating channel. At para sana unang sweldo ko 50,000 na nga or more pa. Para ibibigay ko po sa mga subscriber. Yan. Yan po ang pangako ko, time to time magbibigay ako sa mga subscriber. Pero ang pangalawang sweldo ko po, pagkatapos kong natapos yung mission ko sa mga subscriber na 50,000, siyempre, ibibigay ko naman po sa mga pamangking ko sa Pilipinas. Dahil sila ang ikayat sa akin ng mga pamangking ko. Yan. Sila ang nagutos sa akin na sabi nila, "Tito, mag-vlog na lang po kayo." Sabi, kasi nakikita niya yung mga... Sinesend ko sa messenger yung mga tinatrabaho ko dito sa amo ko, sa garden. Tapos yun, naisip nila na mag-vlog na lang daw ako. I-vlog ko na lang daw yung mga ginagawa ko dito. Kaya, dahil sa kanila, kahit na pamangking ko lang sila, pinakinggan ko po. I-mute ko pala to. I-mute ko. Yan, maingay ka eh, nagpipidback ka eh. Yan. Ayan, nakikita ko yung mga nagme-message dito. Si Boboy M. Dimpol, kanina ka pa Dimpol ha. Maraming salamat sa iyo Dimpol. Ayan mo, gaganti ako sa iyo sa mga kabuti ang ginagawa mo sa akin. Ayan. Yung iba, wala pa. Magtitingin ako sa ano. Mag-iimbita ako sa kanila. Imbitahin ko sila, yung mga kaibigan ko. I-share ko pala. Paano ko ba i-share to? Andali. Kasi ngayon nag-golf yung amo ko. Tapos yung amo kong babae pumunta sa kaibigan niya. Mamayang gabi ko pa siya pupuntahan. Paano ba i-share ito? Yun, i-share ko. Tapos, copy. Yan, nakapi na siya. Tapos punta ako sa messenger. Messenger. Sandali lang po. Tapos, sino? Kailangan mo bumili nito. Ano yan? Yung pang-plug natin sa TV niya. Kailangan. Kasi, in-example niya itong sa akin. Charger? Ito, gano'n. Yeah, Jerry. I need to buy... This one is for a charger? Yeah. You need to buy the new charger for the TV box. This one is the same capacity of the other, like a... The phone? Same, phone charge. Oh! Same. Okay, I have this one. Yeah. Okay. You need to buy this one. Yeah. Okay. Also, Jerry, You have now? Sometimes there's a socket with the charger, yeah? Sorry? Ready ko yun. Ayun, sandali, i-share ko muna po itong live ko sa mga katropa ko sa BBPH. Masyado akong... Nasaan na yung BBPH yan? Ayun. Ayan, i-share ko sa inyo. At syempre... sa mga pamilya ko sa Pilipinas. Yan. Saan pa? Yan, dito. Eh.
Sandali lang po. Ah, Laura. Ano? Kailangan mong kumain yan kasi kailangan yan. Yung? Okay. Not to worry. Si Jay, si Kagulay. Wala kayo ah. Si Ma'am Dimple talaga. Ma'am Dimple, akong bahala sa ano, maitutulong ko, tutulong ako sa iyo, promise. Yan. Siyempre, pag ang tao, tinulungan ka, kung pwede nga lang, higit pa sa, matumbasan mo pa yung tulong na itunulong niya sa iyo. Ganun yun. Kaya tuwan-tuwa ako na napansin ko sa TV yung ano ni BBM. Yan o. Kaya inihiling ko ng permission sa kanya. Yan o. Iano ko dun. Yan. Yung mga proyekto ng ating first lady dati. Pakinggan lang po natin. Sir Bongbong, sana po yung permission kong inihingi, pabayaan niyo po ako sa ginagawa ko na to. Which was correct. Kasi tumatalab ka agad ang puso ko. Ang aga pa lang na ulila. Kasi ulila ako, I was only 7 years old. Kaya I know what it is to be deprived. Remedios pag na pala, mawala ang kanang nanay, miski may pera yun. Ay sus! Nawawalan ka ng lahat. High school ako, hindi ako nagpapamag... Nung po, ako ha, kwento ko po, nung una namatay yung nanay, yung tatay ko, nung... ano ako nun? 15 years old. 16 years old. Nasa 15 to 16 years old ako nun. Namatay po ang tatay ko nun. Napakasakit. Pero nung nawala po yung nanay ko, nasa Hong Kong na ako nun. Parang dumilim na ang mundo sa buhay ko. Dahil ang pinakamamahal kong tao, biro mo, ang pinakamamahal mong tao mawawala. Oh, yun ang pinakamasakit, na walang kasing sakit na naranasan ko sa buhay ko nung nawala yung nanay ko. Kaya yung may mga nanay dyan, habang buhay ang mga nanay nyo, samantalahin nyo na bigyan nyo sila ng kasiyahan, sana mapasaya nyo sila the rest of their life. Ganun po. Napakasakit mawala ng, masakit ang mawala ng tatay, pero mas masakit mawala ng nanay. Garantisado yan. Yan ang pinakamasakit na dinanas ko sa buhay ko, na talagang yung iyak ko, parang sinisinok ako para hindi na ako makahinga sa sikip ng dibdib. Siguro kung mahina lang ang puso ko yung time na yon, baka matutuluyan ako. Talaga yung sino mong ganun, parang yung hangin, talagang hindi mo na mahigop sa sakit ng dibdib mo eh. Ganun po, ganun kasakit ang mawala ng nanay. Ganun kahirap. Kaya yung sinasabi ko dito na mga proyekto ni dating First Lady po, si Madam Imelda Marcos, yun, ang laki ng pakinabang namin hanggang ngayon. Ngaya lang, yun, ang problema, yung aming tubig sa baryo. Ilang beses ko na pong inulit-ulit yan na gusto ko talagang mapalitan, mabago ang aming mga tubo na nakapaikot sa aming baryo, naka-installation doon sa aming baryo. Kaya yun ang pangarap ko sa buhay ko, na sana makamit ko yun. At pag natapos na yung magkaroon na kami ng tubo, na mga bagong tubo sa baryo, yun, magiging masaya na talaga ako. Tuloy-tuloy na ang kasiyahan ko pag natupad na yun. Either na tutulong yung channel ko, o either na hingin natin ng tulong sa gobyerno. Kaya pag nanalo si BBM, next year na lang, baka, kasi itong aking ano, ang aking channel, baka hindi ko pa makamit yung kailangan ng pera sa mga tubo namin sa channel ko, kasi next year na yun na magiging presidente si BBM.
Kahit maglakad ako mula Pampanga papunta Malacañang, pupuntahan ko si BBM pag nanalo siya ng Pangulo ng Pilipinas. Yan. Para mapalit ang, maiano ko lang sa kanya yung problema namin sa baryo. Hindi naman po ano yung ginagawa ko. Hindi ako mawawalan nito sa ginagawa ko. Mali po natin. Yung mga pinapangarap ko, mga sinasambit ko sa aking nagmumula sa bibig ko mangyayari. Hindi naman po imposible yun. Lalong-lalo na kung patunubayan po tayo ng may kapal. Talagang, kasi pag yung hipag ko, kausap ko, kuya, wala na naman tayo, wala po tayong tubig. Para akong nalalambot sa naririnig ko na walang tubig. Kasi siyempre, ang tubig ay buhay. Mayroon pa nga akong clip ni BBM na in-interview sa ewan ko kung anong radyo yun. Basta si paring Noli de la Cruz, senior na yun sa ano ko eh, sa Binon. Tapos pinanood ko yung about sa nawasa, about sa tubig. Sabi ni BBM, ang tubig dapat ay privado, hindi ginagawang business. Ang tubig, dahil ang tubig ay buhay. Eh yung mga kapitalista, ginagawang business yung patubig ng mga tao. Kaya ang nawasa, dapat sabi ni BBM na dapat gobyerno ang nagpapalakad, hindi privado. Kasi ang privado talagang gahaman sa pera. Pagtutubuan ng mga mamamayan ng Pilipino. O siyempre, mahirapan sila. O. Yun ang in-interview sa babae ang nag-interview. Kasi makakalimutin din ako kung saan in-interview si BBM noon eh. Alam ko yun eh. Sinend sa akin ni paring Noli de la Cruz yun. Nasaan na kasi yung... puntahan ko yung kanina, yung... Kasi binidyo ko na to eh. In-upload ko na yung problema namin sa tubig. In-upload ko na to eh. In-upload ko na yun eh. Ano pa? August 14 pa pala. Biro mo, tagal na yun. Hindi pa tatakbo ng Pangulo ang... Hindi ko pa alam na tatakbo siya ng Pangulo. Pero alam ko, ramdam ko na siya ang magpapabago sa Pilipinas. Yan. Ako may potential. Ang sarili kong video, pinapanood ko na yan. Pero bawal man yan. Pero ang haba pa naman ng commercial niya. Dalawa. Isip ko na para... Ito po ang pinangarap ko talaga sa channel ko na to na magawa man ako dito eh. Para kung yan. Nakamute yata. Naku. Tingnan ko muna. Ba't mahina ang volume? Hinina ako ang volume. Ay. Huwag ka magalit ka agapay. Nagagalit pala ako doon. Hindi ka ano yung droga. Sandali. Hindi naman natin maalis ang droga sa mundo. Pero kasama na si Mila. Dito nga, ang daming droga dito pag kung gusto mo. Maluwag. Isang dipendi sa pamilya. Mababayaan mo yung pamilya mo. Huwag ka man, Hermon. Yan ang mga politika, hindi ko alam kung... Naku, ang delikado. Dapat tumulong sa amin dito, Department of... Hindi. Nakakatawa dyan. Department of National and Environment Resources. Palagay ko ang makakatulong sa amin dito. Environment and Natural Resources. Or either na Department of Agrarian... Hindi niya alam ko... Hindi niya alam ko sinong tutulong eh. Paano naman po kami? Kung wala kami tubig itong baryo na to. Basta maasembol na mga sinabi yung DENR maayos yan, wala naman problema Department of Environment and Natural Resources yun, di ba? DENR, yung time na yun di ko alam eh to, kaya tinawag na Banalabundok kasi itang bundok
na to, very friendly po siya. Yung, wala siya mismo. Hoy, oh, Matilda, oh. Yes po, wala BBM. Niya. Wala siyang leukemia. Oh, yan, oh. Harang na naman si ano, si... Napaka, harang na naman si... Dimpol, si Ma'am Dimpol. Delikado sa tao o sa kalikasan. Napakabait na bundok yan. Promise. Yung bundok namin, Lau. Tinawag man po. Wala siyang malaria, wala leukemia. Kaya lang... Malayo-malayo siya talaga sa tubig. Yan o, yan o. Dalawa na yung korso na umiikot ngayon. Yan. Ito yung gusto kong mangyari sa amin. Mapalitan yan. Kumbaga, patay na vulkan to. Patay na? Patay na yan? Hindi na, ano yan? Hindi na ilab. Hindi na ilab. Oo, memorize ko pa ah. Dahil ako may bigdom yan eh. Ano lang po to, mga kaagapay? Yan. Ito. Yan. Yan. Yan ang galing sa resettlement project ni Imelda Marcos po nun. Yan. Ang nanay ni BBM. Sana humaba pa ang kanyang buhay. Baryo na to, hinati sa tatlo ah. Paliwanag ko po sa kanyo. Isang rice village dito. Ang tawag dito sa area na to, rice village. Tapos dito livestock. Yung kasi mga yun. Rice village po. Yan, North Rice Village. Kaya hinati sa tatlo. Ang baryo namin. Connecting. Yung eskwela namin. Yan. Elementary school. Orchard Elementary School. You know? Ito po yung basketball namin. Na, paano na? Yan, walo na. Heyo, yes! Ano na tayo? 8 million. Sandali, iyan ako muna dito. Yan. Yan, oh, ayan siya. Ang dami na palang chat. Hindi ko na napapansin. Ayan, oh. Malabo daw. Naku, ba't lumabo? Kaya nga, oh. Mahina yung signal ko. Lumabo daw. You know? Malabo. Siguro yung mga nanonood, silent viewer, siguro mga pamilya ko, mga kaibigan ko to, sana mag-ano man naman po kayo, magparamdam naman po kayo sa akin para malaman ko. Yung una palang video ko, ay video, unang live ko nung linggo, napalpak man ako, pero maraming salamat sa si Puntas, si Maring Cynthia de la Cruz. Yan, nakita ko yung comment niya doon. Tsaka yung mga umagapay sa akin. Marami sila. Marami sila. Kaya nagpapasalamat ako sa inyong lahat. Pero naputol yung time na yun na magla-live ako. Ngayon siguro, gusto ko talagang mag-live na maraming tao na mga kaibigan ko nandun, mga kabaryo ko. Sana naririnig nila ako. At sana napapanood nila ako para maintindihan ng mga sinasabi ko at ang pangarap ko para sa baryo, para sa aking baryo, para po sa ating lahat itong ginagawa ko na to, para hindi ako titigil hanggat hindi ko natatapos yun. Kaya sa pag-agapay niyo po sa akin, mga kabaryo ko, maraming salamat. At sa mga subscriber ko, hindi po ako maghihinayang na magbigay sa inyo ng mga konting ayuda dahil sa kahirapan ng buhay. Sa YouTube lamang, wala tayong puhunan dito, walang personalan, basta kikita tayo ng pera dito sa pamamagitan ninyo, sa pamamagitan ko. Sa akin naman, hindi ko man masasabing sacrifice ito, pero nag-e-enjoy ako sa ginagawa ko para sa ating lahat, mga kababayan ko sa Pilipinas. Kung hindi ka pa nakasubscribe sa aking channel, magsubscribe ka na. Isa ka na rin nakatulong sa mga karamihang Pilipino. At malay mo, isa ka rin makatanggap ng konting ayuda sa channel na to. Yan, lahat may pag-asa. Habang buhay, may pag-asa. Di ba, Lau? Yes naman? Yes. O, yan o. Ang Kachi and Friend. Yeah. Kachi and Friend po. Paano ko ilagay yung subscription nito? Sana yung mga kasama ko sa bahay at sa mga kaibigan ko sa group, sana masubscribe po ninyo.
Someday na lang pag na ano na tong ano ko, gusto ko isabay ko sila sa akin, gusto ko silang makatulong din sa kanilang lugar, sa kanila. Siyempre, hindi naman natin lahat kain tulungan ng buong Pilipinas. Gusto ko rin may katulad ni Laura, ni Monyon, at ni Matilda, na magkaroon din sila ng aasenso din ng kanilang channel para makatulong sa kanilang lugar. Yan. Katulad ko, para sa inyo to, mga kabaryo ko, itong ginagawa ko na to para sa baryo, lalong-lalo na sa mga bata sa school, sa mga elementary school. Gusto kong makapagbigay ano sa kanila kasi yan sa mga bata. Dahil ang mga kabataan, sila ang pag-asa ng bayan. Ang problema nga lang, tayong mga magulang, huwag po nating hayaan na ang mga anak natin sumobra sa pag-game. Yung ibang magulang kasi, pinababayaan yung anak na gagamit ng cellphone, tapos tuwan-tuwa. Okay lang yung mga educational program. Pero pag sobra na po, pag ML na ang binanatan, maraming Pilipino ang problema ng mga anak. Bakit ikaw, hindi mo problema ang anak mo sa kaka-ML? O isa ka na rin magulang na nag-ML, di ba lang? Magulang. Ang ML kasi ang problema ng mga magulang sa mga bata. Halimbawa, may inutos yung magulang. Opo, sandali lang po. Saka sandali niya. Misan, naihi na siya. Hindi pa siya ihi dahil ayaw niyang iwanan yung nakabinbin niyang games. O kaya natatay na. Muuto-tuto ng ganun, hindi pa iniwanan. Kaya kakain na, gutom na. Ayaan niya, hindi. Basta doon siya. O, saan ka pa? Paano uusad ang buhay natin? Kung sa Japan, ikumpara mo yung mga bata, ang nilalaro ng mga bata doon sa Japan, mga elementary, na nag-assemble ng mga robot. Minsan, bata pa, marunong nang gumawa ng remote control na robot. Oh, saan ka pa? Sa Pilipinas, ML dito, ML doon. Saan sulok ng bahay? Makita mo yung mga... Correct me if I'm wrong. Kung hindi po totoo yung sinasabi ko. Kayo, ang anak nyo, hindi nyo ba problema sa ML? Sa kakalaro nila sa ML? Kaya paano ang buhay nila kung magle-level up sa ML? Hindi naman nagle-level up ang buhay. Sus. Misan, sobrang pag-spoil ng mga anak. Hindi mabuti. Akala mo natutuwa ka. Marunong na yung anak ko, mga apo ko, ang galing na niya sa ano. Pagdating ng araw, ayaw na niyang bitawan yun . Ay nako. Kaya minsan kasalanan din natin mga magulang. Kung mukhang bata siya, hindi mo pinapagalitan. Kaya habang bata siya, kailangan ipagkita mo sa kanya, doon mo siya i-anuhin. Yakagin. Baka magiging pastor na naman ako niyan, yung mga alipors ni ano, sino bang si Sir Alejandro Ireria at saka si Camacho. Sabi nila, pastor ang tawag nila sa akin. Pastor na walang Biblia. Pastor ka nga, wala ka ng Biblia. Yung mga ano dito, yung mga nagme-message dito. Kayo pa rin? Hindi pa rin kayo nababawasan. Mabuhay, Ma'am Dimple. Ang love ko, mabuhay. Kayong dalawa, busy yata yung BBPS, wala sila dito. Si Boboy M, nawala na rin, nagbiyahe na siguro to. Dalawa lang kayo. Pero ang viewer natin, 8 million Yan Ano naman po, paramdam naman yung mga anak ko. Guwapo pala ako pag nakasalamin. Guwapo pala pag nakasalamin ang kaagapay. Saan ka pa? Guwapo ba ako? Kalans ko pa lang. Kalans lang ba? Anong oras na?
Oh, mag-iisang oras na ako. 8 million pa rin tayo. Kailangan makarating tayo ng 20 million. Wow. Pero minsan, mahirap din ang ano. Mahirap din ang nagla-live na hindi mo alam kung ano sasabihin mo, no? Di ba? Oh, ikaw. Magparamdam naman kayo sinong nasa bahay. Magparamdam po kayo. Yung mga anak ko, alam ko nasa klase sila, naka-module sila niyan. Nagmo-module o nag-e-ML. ML pa more! ML pa more! Mamaya pala mamimitas ako ng lemon. Sabagay, naka-live ako, pwede ako mamitas ng lemon eh. Kasi ano na sila, sobrang hinog na. Sobrang hinog na yung mga lemon. Kailangan ng... sandali. Mamitas na lang pala ako ng lemon. Habang... Kasi kaya ako nag-live. Itong Matilda kasi, sinay niya sa FB yung birthday nga ni, ano, ni BBM, yung nanay niya. Si Ma'am Imelda Marcos, 92 years old. Tapos narinig ko sa kanya yung mga ang dami pong proyekto ni ng First Lady noon. Ang Imelda Romualdez Marcos yan, si Madam Imelda. Ang dami niya pong proyekto. Kaya pag naging presidente si BBM, ang Pilipinas na ang maniningil sa mga mayayamang bansa. Trust me. Trust me. Yan. Ganun po, ganun po. Nasaan ang ano dito? Mangunga ako ng pahinging basket, buslo. Lalagyan ng lemon. Tara, mamitas tayo ng lemon. Ay, mag-aayos ako ng aking lemon. Mag-aayos ka? Ano yung buslo? Lalagyan ng buslo. Ng buslo, na lang. Ito. Ayan ha, buslo oh. Ewan ko kung kailangan ko pa ng gunting. Siguro kailangan ko dahil... Yan. Buti naisip ko manguha ng lemon. Kasi ano po eh. Naputol. You're live. Yun. Naputol. Ito pa lang ano ko. Oh, naputol. Naputol siya. Naiwan pala yung ano ko, yung... Naiwan po ang aking Wi-Fi. Naiwan ang Wi-Fi ko. Ayun! Ang ingay! Sus! Ay, ya. Yeah. Ito ang sinasabi ko maingay. Yung nga lang. Ayun. Sus. Sorry. Naku, pasensya na po sa ingay. Ang ano naman dito, ang hirap naman ng maingay dito. Oh. Hindi na natapos ng bahay na to. Mahigit ng isang taon to. Hanggang ngayon, tinitiktik nila. Nandiyan pa rin, oh. Nandiyan pa rin sila, oh. Ayan, naging 10 na. Naging 10 milyon na tayo. Sampung milyon na, mamitas tayo ng lemon. Pabalik-balik ako dito. Maraming salamat pagkagagapay ninyo. Tumigil ka na, huwag na ka nang titik-tik. Nakakaya sa mga kagapay ko dito eh. Yan. Yung isa ang lakas eh. Parang ginigiba ang mundo eh. Yan. Nanguha tayo ng lemon. Tingnan natin ang lemon. Yan, iharap ko sa lemon.
kung saan ako kukuha. Palagay ko hindi na ako kailangan ng ano dito eh. Yan. Yan. Lapit ko ng konti. Yan. Ang pipitasin kong lemon. Iunting ko. Lemon. Lemon tree. Leron, leron sinta. Bunga ng lemon tree. Dala, dala'y buslo. Isid lang ng bunga. Pagdating sa dunya. Natusok ang kamay. Tapos ka pala. Magtanim ng iba, ako'y ibigin mo, babaeng mataray. Ang sundang ko'y kito, ang baril ko ay siyang, lalakbay ko, undot ng layas. Isang tinggang pansit, ang ating kalaban. Yan ay matanda na eh, oh. Usap pa naman to. Alik ko. No? Umusok. Baka ano naman to? Naku. Natusok eh. Naku, hindi makalus sa inyo na ito. Dami ah. Dami rin pala. Uy! Mana muna. Dami oh. Dami ko nang nakuha kali. Ay. Ako ang sakit ng tinik. Tingnan niyo po yung tinik niya oh. Ang dami oh. May bunga na naman 'to sa taas eh. Mayroon na naman siyang bumulos ito. Ayan oh. Ayan oh. Magbubunga 'yan. Ang bubunga yan, oh. Tapos saan pa yun? Yan, magbubunga yan. Magaling mamunga itong laman na ito, eh. Maliit lang siya, pero ang dami na, oh. Oh, ang dami kong nakuha. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Sangka pa. Tapos, ang merienda nito, siyempre,
lemon with honey. Yan. Yan. Yan ang aming babanatan ni Laura. Lemon. Dami rin, oh. Gawa kaming lemon with honey. Honey with lemon. Yan. Tara. Mag-lemon, honey with lemon tayo. Oh, yan, oh. Oh, may tubig para pampatay ng impluhensa. Kaya mo. Ay naman daw. Hi. Si Kathleen, oh, malapit ng birthday niya. Kaya mo. Baby Kathleen, malapit ng birthday mo. Yoo-hoo. Yung pamangkin ni Laura, yung baby namin, yung birthday niya po. So, Sabado na siya, guys. Sabado. 6 years old? Mm-mm. Nanalo kaya yun ng ano? Na? Ng tula. Tula? Wow. Pwede siya makata? Kinder. From kinder to grade 3, siya ay number 3. Oo. Oh. Grade mo yun? Kinder? Pwede na. Kinder to grade 3. Not bad. Hanggang grade 3 kalaban niya, naging number 3 siya sa lahat. Overall. At least. Kaya nga eh, ang galing mag-memorize. Na, hindi nawawala, no? Hindi. Yan, gawa kami ng honey with lemon. Yan po. Si Laura gagawa ng honey with lemon. Nawala na yan. Oh. Ba't nalikan dito sa kabila? Ah, umikot. Oh. Nakikita pa ba ako? Nakikita niyo pa ako? Ito, pinabibili pa ako nito nung nipay. Ito, kanina hindi ko dala kaya nawala na signal ang ano ko. Yung phone ko hindi naman nakadata. Pero ba't yung aking desktop, ba't na-stop siya? Yan. Tingnan natin, revisan ko uli yung ano ka, yung upload ko natin. Revisan lang natin ng konti. I-shortcut ko siya dito. Kung saan, sasabihin ko dito, August 14 to, ah. August 14. Yan, tingnan natin yun. Yan, yun, oh. Yan, yan. Mga kagapa, yan, oh. August 14. Nakikita nyo? August 14. Ang pagka-upload ko nito, nung hinihingan ko ng... Hindi ko alam kung ano sasabihin ko dito, kung saan ako hingi ng tulong sa sangayon ng gobyerno. Tapos dito, i-shortcut ko dito, ah. Shortcut ko dito. Yan, tapos lakihan ko yung clip na to. Yun namin ang ganito sa pinanggagalingan ng yan. Ng source ng tubig. Naku, nag-commercial pa. Hindi, ano ko naman to. Sarili ko naman. Ito, oh. Bawal po sa YouTube yon, yan. Kaya i-skip ko na. Kasi akag ko yung nanonood dito eh. Pero yung mga kagapoy ko, mga pamilya ko, huwag nyo naman i-skip yung ads ko para mapabilis yung pagkita natin sa YouTube at para makapamigay na kayo na tayo ng ano pera. Yung mga anak ko, mga pamangkin ko, basta lahat ng pamangkin ko, mga anak ko, pangalawang sweldo ko sa YouTube para sa inyo. Pag-atiatihan ko kayo, ah. Dahil kayo ang nag... Sabi sa akin na mag-YouTube. Yan. Tapos, siyempre, tatlo para sa mga tao na uli. Kaya kung pwede po, mag-subscribe po sa channel ko. Yun, o. Alip po natin. Babawiin naman nila pag nakapunan. Sana si... Kasi ganito, ang namin na to, binigay ng dating Pangulong Ferdinand Marcos. Baka si presidente siya pa ang tutulong sa amin. You know, yun, o. Nabanggit ko si BBM doon. Dito na lang po ito. Pero ang tagal na niyan. Yan. Dati po, nung wala pa kami power dito, kahit paano, masaya mahina pa rin. Yung wife ko. Nung panahon na yun, ang magulang namin, ang ganda ng samahan nila, tanon. Bata isi. Muti ko may isi. Yan ang aking lugar, yan. Ayan, trabaho. Yan Mount Arai po, oh.
Bundok Karayat, yan o. Oh. Yun, ito. Dito yung tangke, yan o. Oh. Kinuha ko yan sa Google eh. Ang gagawin kasi sa tubo na yan, hanggang dito po, yan paakyat, tapos papahalang na naman dito, tapos pababa na naman doon, tapos doon na naman sa pinakababa, tapos yan. 1, 2, 3, 4, 5. Bali, ang mailalagay na tubo niyan, isa, 1, 2, 3, 4, 5. Pito. Bali, ano? Basta yung nakakakodrado na yan, kailangan magkatubo yan eh. Kasi dati wala pa dito yung tubo yan. Yung nakalagay lang, naka-install dyan, ito, tapos dito, tapos doon, tapos dito, tapos dito. Yan, yung mga nakalagay na tubo yan. Yan, kaya siguro ang gastos niyan, score ko lang. Hindi ko lang alam. Sana yung mga kabaryo ko, tulungan nila ako kung sino mang pwedeng makapag-estimate ng gastos nito kung magkano. Yan. Pero palagay ko, pag nanalo na si BBM, yung perang kikitain ko sa YouTube, hindi ko na sa tubo pupunta. Dito na lang, sa komunidad na to. Dito. Pag tinulungan tayo ni BBM dito, yung budget ko para dito sa YouTube, galing YouTube, dito sa komunidad na to, doon natin gagamitin yan. Promise ko sa inyo, mga kabaryo ko, dahil mahal na mahal ko ang baryo na yan. Yan ang paraiso ko, palagi kong sinasabi. Yan. Yung mga anak natin, kailangan masuportahan natin sa kanilang pag-usbong pa lang nila. Yung mga elementary yan, ang gusto kong tulungan eh. Yan. Hindi naman malayo yung sinasabi ko na to na mangyari. Alam ko mangyayari yan. Bakit hindi? Ang daming tulong sa atin na manggagaling sa ating mga subscriber. Gawa ng tulong ng mga concerned na Pilipino na gustong tumulong sa ating problema. At pagkatapos niyan, siyempre lahat. Kung gusto ko, pwede nga lahat ng subscriber ko mabigyan ko kahit konti. Kung pa sarili ko lang. Hindi po. May pera po ako sa trabaho ko. Mag-retard ako dito. Sapat na sa pamilya ko sa retirement ko. Pero yung galing sa YouTube, konting pagod lang ang ginamit ko doon at saka sa kanyang tulong. Kaya po ang pangako ko sa... Sana pabilisin natin. Nahihinip na po ako. Oy, Simon yan, no? Tamsakdan, kuya. Busy pa kami. Start na lang yan kay Father Marks and kay Kadito at sa mga Catholic group. Ano ba yun? Laura, ano bang group nila? Sa mga grupo ng Mother of Perpetual Help. Yan. Sa Catholic Church. Yan. Kung natandaan nyo, kami pong dalawa ni Palmayes Vlog nagatid ng mga damit kay Father Mark ng mga Amerikana. At ako pala ngayon, pwede pala akong maging ngayon. Sadali lang po at kukunin ko yung mga... Palmayes Vlog, busy pa raw sila. Kasi ito po yung kalaga namin dito. Yan. Siyempre yung dalang bida. Ang paki na lahat, karamihan. Ipagkita ko sa inyo ng live. Para namang makita nyo ang tsura ng bahay namin. Yan. Naging paki na kami dahil nga sa katapusan, nilipat na sila. Dahil babaklasin na yung
Ito. Ito, may maghahakot na dyan. Lalagay lang namin sa garahe ko. May mag-impake niyan kasi mabibigat na yan. Hindi na kaya ng dalawa yan, oh. Ang mamahal lang na benta sa auction ng amo ko, yung mga antik niya. Ewan ko tong ilaw na to, kung papalitan siguro to, eh. Yan, oh, yung mga sandalyer. Balot na yan, dito ako. Yan. Yan, para makita nyo naman ng live. Yan. Naka-impake na. Oh. Yan. Ay, nawawala na signal. Ayan. Tsaka si malakas at maganda. Yan. Ito mga isda ko na to. Siguro mag-ano yan eh. Magsusurvive to sa fish pond. Hindi na namin gagamitin daw to, sabi ng amo ko. Yung hindi na namin kailangan daw yan, aalisin na yung aquarium na yan. So itong mga alaga kong isda na to, tingnan mo, sasama sa akin yan dito. Kung saan ako pupunta yan eh. Yan o, pupunta sila o. Kahit isda sila may isip eh. O, pupunta na ako. Tapos punta ako dito, sasama sila o. Oo. And nakakatuwa din sila eh. Alagaan eh. Oh. Kahit isda sila may isip. Yan. Tapos ako, yung mga naman akong sapatos, pakita ko sa inyo. Ah. Total naka-live na rin ako. Mag-model ako ng sapatos sa inyo. Kaya yung mga dinala namin kay Father Mark, mga Amerikana po yun, mga suit. Mga Amerikana. Katulad nito, oh. Ito naman, bigay sa inang amo ko, galing sa amo ko to. Pang ano, pang party. Halimbawa, may occasion. Oh, saan ka pa? Ang kagapay. Yan. Kailangan ko na, siyempre, kailangan naka long sleeve ka, oh. Naku. Baka pwede ako sa parade ni BBM nito pag nalo siya ng Pangulo. Inauguration niya, pwede akong magipag-ano doon. Oh. Okay. Tatawa lang ako sa sarili ko eh. Huwag na kayong makitawa. Pasok ko, kukunin ko ha. Sandali. Total, nandito na rin. Pag-iayabang ko na sa inyo yung mga naman ako sa amo ko. Imbis na ibablog ko yun, huwag na lang. Para tapos na yung tubig. Ayan. Pwede na tumit lang ano. Mga kaagapay, ito yung mga sapatos na pinamana sa amo ko. Yan o, sandali ha, susuot ko. Naku, nasira na, nakalukot-lukot na. Sandali lang. Bobby, Mark, out. Huwag kayo dito. Out. Naku, hindi ko makikita yung pa ako. Kailangan makikita yung paa ko eh. Ito. Wabi! Out! Ikisama sila eh. Oh. Magaganda yung mga sapatos na to eh. Oh. Bobby ha, pagkita ko sa inyo. Oh. Saan ka pa? Oh. Diba? Oh. Yan. Kailangan pala ilagyan ko ng papel. Laura? Kailangan lagyan ko ng papel. Kasi nalulukot sila, oh. Sayang. Oh. Tama-tama yung paa ko ng amo ko, eh, oh. Nalulukot sila. Kailangan lagyan ko ng karton. Diyaryo.
O, katulad nito, tumigas na. O. Diba? Tama-tama, o. Dami nito eh. O. Ayan o. Naku. Tama-tama siya, o. Ang kapapasin to. O. Tsaka ka naka-Americana, tapos naka-long sleeve. Saan ka pa? O. Tama-tama lang kami ng paa ng amo ko, eh, o. O. Mahalikabok lang. Kailangan pala may ano sila. Kailangan may papel to. Padodor-todor ko to sa Pilipinas. Yung mga pamangkin ko, mga anak ko, baka kasi sa kanila. Oh. Hmm. Oh. Ganda ng swelo siya. Huh? Sailang ka na lang, oh. Ang dami. Isang kawan. Tapos to. Wah. Pang ano to ah. May bahan. Pang Elvis Presley siguro to. Pang Elvis Presley to. Oh. May kasikipan. Masikip. May bakal eh oh. Pang Elvis Presley. Ah, mayroon pala siyang ano sa loob. Oh. Kaya pala masikip eh. Ay, pero okay siya, oh. Oh. Asa yung kapalos niya? Nako. Nalukot na. Oh. Okay siya. Di ba? Ah, ang dami na. Yun oh. Kayo pa rin nag-message sa akin din, Paul. Ang dami. Ang dami sapatos na to. Tapos may high cut pa oh. Ang tibay siguro nito. Awag ko na yung suit to kasi detali. Oh, nakabakit to. Uy naman. Wah, panggol. Hindi naman ako nag-gulp eh. Pang-gulp siya. Dapat may ganyan oh. No? Pang-gulp to eh. Hindi naman ako nag-gulp. Oh. Pang-gulp. Pang-gulp ito, Laura. Oh. Pang-gulp. Ang ganda, panggol. Boy. May wifi ka na, kuya? Oo. Kailangan mayroon siyang palaman na ganan. Pero hindi siya nalulukot. Lahat naman ito pupunta sa Pilipinas eh. Matibay oh, matibay ang dating. Kailangan malinisan to. Oo, gamaso, gamusa. Fluorescent. Naku, leather ng ano oh, crocodile. Butch. Leather ng crocodile to. Pero hindi ko na isuso, hindi ko na itatry. Dami.
ko na. Some box na sapatos. Sisela na lang ang mga taga-Pilipinas nito. Uy! Yun. Nandun muna. Ako! Gusto maglaro ng dalawa na to eh. Kulo na yung tubig, Laura. Ay naku, igan na ko yun. O, sandali. Magtimpla tayo ng ano. Timpla ko ng lemon. Ilabas ko to. Yan. Paano ako gagawa ng lemon? Ah? Ano? Yan, tingnan ako kung gumawa ng honey with lemon. Honey bee with lemon. Laura, gusto mo? Laura? Gusto mo ng lemon? Ha? Pwede. Okay. Timbas mo. Magaya tayo ng... yung ano na. Ito. Dito. Saan yun? Kung gusto mo, i-squeeze. Hindi, ano na lang. Ah. I-slice tapos ganun isang tera. Ah, okay. No. Kunin ko yung mag ko. Ano mo pinapay natin para? Dalawang oras lang tayo. Pwede na. Live ng dalawang oras. BBM for more! Lahat ng Hong Kong OFW, BBM. Lalong-lalo na sa aming baryo, BBM, siyempre. Galing ang aming baryo eh. Si Madam Romelda Marcos. Imelda Romualdez Marcos sa kanyang proyekto na resettlement project noong 1984. Pero si Madam Imelda alam niya yung kung kailan yung kung kailan niya ginawa yung resettlement project. Sa kanya yun eh, hindi kay Presidente Marcos eh. Kay sa First Lady yun eh. Yung project na yun, kay Mami Merda talaga, resettlement project. Hindi kay President Marcos.
sariling project ni ano yun, ni Ma'am Imelda, na kanyang roles bilang isang first lady. Marami pong salamat at mabuhay po. Sana abutin pa kayo ng maraming taon sa inyong kararawan. Para ka pang gagapay. Para naman masuportahan ng mga anak. Ah, juicy, juicy. Pwede. Araw-araw, dinidinig. Diyosi siya. Wow, bale. Napaka-diyosi ng lemon na to. Nasa niya ta. Masin. Nasinya, daw, sarap. Sarap? Oo. Lemon tree, very pretty. Matutupan na ang pangarap ng kagabay. Sooner or later. Ito pala. Hot lemon tea? Hot lemon tea. Hot lemon tea. Wala naman tea eh. Ano lang? Ah! Nga pala. Hot lemon tea. Ano? Ani? Oh, honey. Ah, honey, honey. Lagyan na natin na. Yan. Bukasan kutsara. Matalinti. Ano yung amoy kuya? Yung lemon? Oo ah. Ang lemon. Liwanag nila. Liwanag daw? Oo. Sabi nila kanina nila. Nakakalun. Yung mga kuha? Malabo yung nandito mo. Ay, sorry. Namatay? Oo. Namatay na siya dito. Namatay. Yan. Ano na? Ang daming lemon, no? Oh. Ayan na. Fresh na fresh. Ano yung bibigay mo kay Grace? Kuha ko ng mga honey. Ilan ba ito? 2, 4, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Oo. Oh. Tignit ito. Tig-7. Ang galing ko na labing lima pala, no? Ayaw kasi ginamit mo isa. Grabe ano? Ayaw, tingnan mo yan. Papingin ako. Mmm, sarap! Lasang-lasang talagang lemon at saka yung combination ng honey. Hindi ako nakapagtrabaho ngayon sa labas. Nagdilig lang. Ako ang ugali ko pag bumamit ako dito sa kusina. Kailangan lahat malinis. Oh, meron tayong lemon. Tara, yung ano mo, nandun na. Ano po, okay na? Oo. Sure, okay na yun. Bah, ano wala yung ano ko? Nawala. Sarap. Sarap eh. Nasaan papel? Kailangan may papel ako dito pang ano ko sa
Ay, kumuha ka na lang ng plato. Ah, dito na lang sa salamin. Yan. Namatay yung ano ko. Gagawin natin ng 2 hours to. 2:33. Ay, 1:33 na. Hop! Comedy muna. Ngayon, ang kabuhayan na sa baryo ko siguro itong dating na to medyo kokonti lang ang ulan, hindi gaano nag-ulan. Medyo siguro mahirap ngayon. Hindi gaano nakapagtanim yung mga tao. Kaya tapos ang tubig pa oh, ang problema. Kasi sa ayaw ko naman magpabaon ako ng tubig sa ano namin eh, sa bahay mismo namin na mas maganda eh bago ako magpabaon ng tubig sa bahay namin. Gusto ko mas palitan na yung mga tubo buong baryo. Instead, mas maganda pa yon. Kasi kung mapalitan ng tubo ang lahat ng baryo, babalik yung dating sigla ng buhay. Na hindi mo problema ang tubig. Biro mo ang baryo namin, napakaganda. Napakagandang baryo. Yun naman. Napakagandang baryo namin. Oh, may commercial. Dali, papaano ko dito. Alisin ko yung commercial. Kasi, channel ko yan eh. Yun, hindi ka nag-aral, kagapay. Yan ang problema mo. Ito. Uy. Isinom niya. Ibalik mo. Ibalik mo sa dati. Yan, yan. Ito, ano to eh? Ito yung poultry, oh. Yung poultry sa baba. Ito ang bahay namin. Ito, oh. Yung inaano ko na to. Tapos yung mga, si Paring Biling Gomez. Yan. Ingatan mo yung sarili mo, pari ko. Ika na, ilan ako mong maedad kaya kami, Ken. Kita palang Blackwood, ako ang apelido rin Gomez. Ito, naku. Nabanggit ko ngayon ng mga kumpare ko. Pag walang tubig, naku, paano na? Matutuyuan. Alam na nila ang ibig ko sabihin yan. Kung anong ibig ko sabihin, hindi siya mabubuhay. Ang mga Gomez, pag walang tubig, hindi pwedeng mabuhay. Kumpare ko, biro ko mo. Yung basketball court eh, dito oh. Tapos yan. Gusto ko talagang malagyan na ng ano to, mapalit. Kasi yung mga tubo ngayon, yung mga bagong, siyempre, teknolohiya, mga bago na, yung mga plastic na tubong lumalaban sa panahon. Hindi kinakalawang, at saka matitibay sila. Yun, yung mga plastic, yung sinasabi ni Alma Design. At saka may pinsan akong gumagawa niyan sa ano eh. Yung mga pinsan ko, sila sa taga San Juan, yung sila Isanabel, sila yung mga kapatid ni si Bito yata ang gumagawa nun, o basta may mga pisan yung anak ni Nana Rose, ganun ang trabaho nila eh. Sabi ni Aldrin, ni Auma Design sa akin, sa kanya yata nagpapagawa ng mga tubo sa mga nag-i-install sa mga tubo yung pinsan ko si Ruben, hindi ko alam si Ruben o si San Edwin o basta hindi ko alam kung sino sa kanila magkakapatid. Ayan, 14 million tayo. Tapos yung dalawa ng ano, paabutin ko lang ng ano to, ng anong oras na ba? Anong oras na? Oh, alas 4 pasado na pala. Tama-tama, mga before 5, magtrabaho muna ako sa garden ko.
Magtrabaho muna sa garden. Trabaho ko. Kahit marino ako. Yan. You know? Ito yung tangin na. Tangin na tubig. Palagay ko dito eh. Sana si BBM mayaan niya ako dito sa ginagawa ko kasi nanggaling sa kanya itong video na kasi natutuwa ako sa mga marami kami dito eh. Pagpapaliwanag dito ni Madam Imelda eh. Ialisin ko na dito, alisin ko na dito. Ito. Yan oh. Patikula sa tatay ko, ako na. Natuto na ako mag self-reliant. Kaya inisip ko, inamin ko, hindi lang ang aking pag-iisip, kung hindi ang aking ewan ko nga dito yung tulungan itong nahihirapan sa Pilipinas. Lalo na ngayon, kailangan ng tulong mo, Madam.1969 kaya ang first project ko, the cultural center. Tapos, yung project niya na galing sa ano, yung resettlement project. Diplomatic relationship during the Cold War. Wow! Philippine World War. Aftermath. Oh, Philippine World War II aftermath. Biro mo, no? Oh, Philippine Heart Center opening. Heart Center. Kaya pong nanalo na si BBM, siya na ang Pangulo. Oh, magbabagwa na ang Pilipinas. Laura. Ang Pilipinas na ang maniningil sa mga mayamang bansa. Iba? Totoo yan. Totoo ang sinasabi ko. Lahat ng mayayaman bansa, sisingilin ng Pilipinas. Yun. Sa mga ano. Mga kaagap, maraming salamat po sa pag-agapay niyo sa akin. You know? Ganun pa rin tayo. Ano man ang mangyayari, hindi tayo magbabago kailanman. Magpakabuti na magpakabuti. Mahalin mo ang iyong kapwa. Huwag kang mag-isip ng masama. Hindi dan ay alisin. Utos ng Diyos ang tuparin. Bah, ba't anong inano ng Alipay na to? Ba't Google Auto Debit Successful. Auto Debit Successful. Auto Debit Successful. Ano to? But may 50. Minubos na yung laman ng Alipay ko ah. Tingnan ko muna yung Alipay ko. Ba't ano yung mga inoto-debit niya? Oh.
history. Ngayon may inoto-debit nito. Yan Laura, oh. Mm. Tingnan mo yung transaction ko, wala pa sa'yo. Yan, oh. Ano bang name? Ay, oo nga, no? 8525315? Oo. Oh. Ay, sige. Hindi pa na-receive. Sorry naman. Laura Sabiero. Transpero. Anong inoto-debit nito? Order amount, transaction. Ha? O kasi naglakad eh, mula sa kwarto ko eh. Kasi nung... Matagal pa rin siyang dumating. Wala pa eh. Nung tinransfer ko sa'yo, oh. Sa kwarto ako. Eh siyempre, maglakad yan para pagong. Pero ngayon nandiyan na. Wala pa nga. Wala pa rin? Oo. Ay, sunduin ko na. Baka nandun na sa pinto, tingnan mo. Kanina pa mamabing. Di ba naka ano na dito? Oh. Tinignan mo, transaksyon? Men. Oh. Ano, tagal? Wala bang sinabing ano? Wala may, naman eh. Baka may processing siya. Successful sabi. Eh. Oh. Ah, successful lang, Daya. Baka nahulog sa pispan. Hindi marunong lumamoy. Ha? Ano? Dito naman na meron. Baka nahulog sa pispan. Tingnan ko nga. Kasi nung sinend ko sa'yo, yun, nandun ako sa kwarto ko. Kaya? Oh. Di kaya naman linunok ng dalawa. Grabe siya. Titingnan natin hanggang bukas. Pag ayaw pa niya hanggang bukas, i-withdraw ko na. Ah, maalam ka na mag-withdraw dyan? Ha? Ika-cancel mo lang yung ano, di ba? I-press mo yung withdraw? Hindi ako nga. Galing kay Madam. Oh, yan na, mana nila, oh, galing daw kay Madam, oh. Galing sa amo, oh. Eh, siyempre, yung akin, oh. Pang, ano, pang... Pagkikinasal yung bunso ko. Wow. Bakay, sir, yan, eh. Hindi naman. Pagkinasal yung bunso ko, ito ang isusot ko. Ba't mag-asawa na? Ba, siyempre, pag-uwi ko, pag-asawain ko na yun. Ay, gano'n. Oo. May ama gali. Mm-hmm. Ang balak ko nga nun, pag tumigas na eh, mag-asawa na eh, kaya lang, hindi yata tumitigas eh. Oh, diba, ang ganda kung naka-long sleeve lang ako, tapos naka-bowtie, no? Uh-huh. Wow, parang si Jackie Chan, tuxedo! Yes, no? Correct. Yung mga dinala natin kay Father Mac, ganito eh, mga Amerikana ni Lolo. Saka ternohan yun. Diba? Tapos mga pants pa. Ternohan. Ang dami nun, no? Biro mo, puno yung sampahin nyo dun, no? Nung inang nyo dun. Dalawang oras po, gawin po natin ng dalawang oras itong aking live stream. Yan. Para sulit naman. Yan, no? 14 million in the house. Ang dami namin, no? Ang dami natin, no? Yan, no? Ang mga taga-subaybay ko, yung dalawa. Si Ma'am Dimples, tsaka si Matilda, o. Oh. Sila lang nagdalawa lang ang comment dito. At tingnan ko pala yung mga nag-comment sa aking live noon. Exit muna ako dito. Exit muna ako dito. Permission. I-exit ko na muna si BBM. Tapos punta ako dito sa... ano pala ako? Tingnan natin. Ay, sorry. Tingnan yung ginagawa ko sa desktop ko. Ano kasi hinanapin ko yung aking live dito na ano, ay. Minsan kasi makakalimutin ako eh. Your channel. Your videos. Tapos, all videos. All videos. Ah, wala pala yung live ko dito. Yung live ko dito, wala. Punta ako sa ano.
sa YouTube studio. Tapos sa live new content and then live. Ayan. Nasa inyong una. Yung diba yung una? Ilang minutes? Ito. Yan, tingnan natin yung sa chat box. Yan, oh. Chat box dito, oh. Jeffrey Suleiman, yan. Shout out sa'yo, Jeffrey Suleiman. Tapos si Jay, ang kagulay, ang love ko. Si Robin, support po. Wow naman, ang aking pamangkin na international labor. Ang aking ano yan eh, si Raymond eh. Promise niya sa akin, susubaybayan daw niya yung mga videos ko eh. Di ba, boy? International labor. Yan. Tapos ang Matilda. Oh, si Paring Noli pala, oh. Pare, yun, oh. Si Paring Noli de la Cruz, yan. Pare, yung mga hinahanap ko yung sinend mong video ni BBM sa akin nung inawasan nun. Sabi niya, hindi dapat ang nawasa, hindi pinaprivate ng mga nagpapalakad. Dapat gobyerno. Shoutout kaya ka, Paring Noli. Ayan ang si Ma'am Beauty Baker Pets. Marami pong salamat. Pakibaba po yung hangdan. Ayan, si Kagulay. Salamat po sa pagharang mabuhay ang kaagapay natin. Oo, naman. Tapos, si Jericho Batines. Oh, mate, akalingwan ko na no. Dakala salamat ne. Maraming salamat sa iyo, Jericho. Benitez, my mate. Tapos, si Paring Nanay, yan, si Sir Rainyan. Pakibaba yung hagdan. Ngayon, mga kaagapay, every Sunday, itatry kong mag-live stream ng mga alas 7 kasama ang aking mga pamilya, ang aking mga pamangkin. Sana agapayanan ako ng mga anak ko. Wapin mate, ano kaya yung sinabi ko nun? Yun ang anak ko, si Muymuy, oh. Iusong na natin ng konti. Yun, nag-adjust yung ano. Yan. Tapos, Rose, sabi niya, nasa na yun? Muymuy, oh. Tonya Mojica, mabuhay ka agapay from Kagulay. From Kagulay daw. Yan, tapos si Jerry, yan ang anak ko, Paring Nanay. Kylie Hart, hi, hello. Hi, Lolo. Lolo Henry pala. Have a blessed Sunday po. Thank you, nak. Yan, si Karil, tapos nawala po. Si Jay, yan. Anuin ko sa dulo. Kasi pinagpatuloy ko yung live stream ko na to eh. Yun, oh. Yan ba ninyo? Naputol to eh. Yun o. Ayan, nagdana na yan. Papasok na sila. KKK. Katagay, Kagulay, Kaagapay. Yun. Siya nyo na. Nung ito, nung itiniloy ko to, mahaba na, 4 hours na, dumiretso na. Nasa desktop na ako nun. Yun. Ba, ito siya, oh. Okay, malapit na, oy! Ilang minuto na lang. 7 minutes, i-off ko na to. Yan, nasa na yung aking, 7 minutes. Yan, tumigil na yung mga nagtatrabaho.
Finally. Sarap. Sarap ng lemon tree ko. Ay, lemon tea. Lemon tea. Yan o, oh, nagpa-plan siya ng Laura o. Oh. Marami pa nga sigasuin nito eh. Pagkatapos ko nito, yun. Biro mo sa Hong Kong ka, mayroon kang ganyan bakuran. Oh. Kasi sa Hong Kong po, dito sa Hong Kong, bihira lang kahit na mayaman ang tao, wala silang ari-arian na ganito. Yan, pasyal ko kayo sa masukal kung ano. Kasi hindi na nga ako naglilinis dito dahil gigibayan yung bahay nito, eh, babaklasin yan. Eh. Tingnan nyo naman ang wall. Oh. Ito yung mga supang pinagbubuhat ko noon. Diyan ko ilinagay. Yan o, oh, hindi ko na... dami kong trabaho dito, walang katapusan eh. Oh. Ito yung... Tapos ito, itong nawasak na ano na yan, no? Dati nandito yung puno eh. Yung puno na yun, yung katulad mo, no? Yan o. Pinutol ko yun dito. Ito ang pinaghukayan ko ng ugat niya kasi sinira niya yung pader. Dahil yung ugat niya lumaki na. Ang swimming pool ko dati na napakaganda noon nito. Nung nandito yung mga pamangkin ko, nagamit pa nila. Swimming sila dito. Oh. Yan o. Ngayon, tingnan yung swimming pool ko. Ayan mga anak, yung nung nandito kayo, alam nyo na kung saan kayo nag-swimming noon ha. Napakalinis dito noon. Tapos, kukunin ko yung ano dito. Iuwi ko sa Pilipinas yung tangki nito eh. Yung pump, pakita ko sa inyo, bubuksan ko. Yung, kasi pwede pa yun eh. Pwede pa yan eh. Iuwi ko sa Pilipinas pa door to door ko. Yung anya pam pala pam. Yan, pagkita ko sa inyo. Yung water pump niya, iuwi ko siya sa Pilipinas. Yan o. Oh. Ang laki niya, no? Baba ako. Baba tayo. Yan. Pwede pa yan sa Pilipinas. Tubig pa dito yan, no? No, mga kaagapay, sa palagay nyo, bago to eh. Kaya lang, hindi ko na, kailan lang pinalitan to bago ko inalis ang tubig to, bali bago tong pump na to. Ito siya, oh. Sandali, hindi ko ma-picture. Super pump. Hindi ko alam kung ano nito eh. Wala naman ng idea kung anong power nito. Pero kung sa mga jetmatic, ito ang gamitin mo, wow, ang lakas ng presyo ng ano, ng tubig mo. Ito ang mga filter niya, yan o. Kaya, kakalasin ko to one day, tapos isasama ko sa door-to-door. Kasi kailangan kong magpa-door-to-door, gawa nga ng, nagano kami dito. Ay, gawa nga ng, lilipat kami. Habang ginagawa ito, more than a year, oh. Ang dami kong gamit din na kailangan. Maalis. Yan. Oh, dumami na. 15 million na tayo ngayon. Ayun ang Ocean Park, ah. Oh. Hindi mo na nakikita dito.
Ito yung inano ng padero, yung binasak nung puno na malaki. Dati may puno dito eh. Minsan ni kukunin ko yung mga picture yan, oh. Malaking crack po yan, oh. Kaya ako pinutol yung puno na ganun, oh. Ayun, yun ang puno na yun, yung mataas na yun. Ganyan ang yung isa nandito, kaya nawasak tong pader na to. Kaya ako pinutol yan eh. Pinutol ko yun. Nag-ooperate pa yung tubig nun dito. Kaya nahirapan ako dahil tinatali ko bawat naputol ko. Yan, malapit na tayong ano, oh. Wah! Si ma'am Dimple, kagising lang. Ayos dyan. Paano ayos, ma'am Dimple, oh? Tingnan mo naman ang dumi. Oh. Oh. Pero dati malinis to, ah. Parang ano nga to nun. Napakaganda, oh. Dami kong trabaho dito. Naku, daming may papaya, hinog na, oh. Hinog na sila, oh. Oh, hinog na yung mga papaya, oh. Oh. Yan, ikat na ako dun. Ito ang pan, ito yung pansungkit po. Pwede ko nga kunin yung papaya, eh. Kunin ko kaya. Sayang. Pwede kong kunin na. Pero kung kukunin ko to, papawisan ako. Bukas na lang. Bukas ko na lang kunin. Tatlo. Sira ka muna pala itong binuksan ko na to. Yan, yung water pump na yan. Padodor to door ko. Yun, 15 na 15 million tayo. Hindi ko alam kung sino mga nandito eh. Pwedeng pagi ano sa chat box naman, oh. Paki-comment naman kung sino yung mga nanonood sa akin, mga kaagapay, oh. Please. Para pasalamatan ko naman kayo. Si Pari Noli nung nagano ako yan, tsaka si Maring Sintia. Pero ngayon, itry ko. Tamo, dahil bihira na lang ako mapagod, umakyat lang ako sagdan, iningal ako. Tuwing Sunday po, tuwing Sunday, 7 o'clock p.m. Itatry kong mag-live every Sunday, 7 p.m. Sa mga anak ko, mga pamangkin ko, sana samahan nyo ko yung time na yun, ha. Yun lang hinilingin ko sa inyo ng oras. Kasi pag Sunday ng araw, tanghali, wala pa kayo, nasa charts pa kayo eh. Nagbababad kayo sa charts. Paano kung sumobra kayo sa langit? Baka mamaya, masobraan kayo sa pag-charge nyo. Lumagpas kayo sa langit, hindi natin alam kung anong kulay dun. Oh, 15 million pa tayo. Sir Rain, kagulay. Paramdam naman kayo kung nandiyan ka, oh. Huwag na kayong mahiya. Naghihinayin nga akong ano, 15 million po tayo. Yun! Yun, oh. Ang bilis. Oh. Ayos dyan. Ah, hindi ko alam. Hindi siguro. Hindi ako komportable ngayon sa dating ng aking bakuran. Noon ayos, pero ngayon ewan ko. Ayan mo, hanapin ko yung mga noon, yan,
di ba yan ang swimming pool? Yan o. Tutuntung ako dito, tapos tatalon ako sa baba. Dito, tutuntung ako dito o. Tapos, tatalon ako doon. Marami akong picture na ano doon eh. O. Yan o, nandyan sila, oo. Pahinga, pahinga muna tayo. O, bigyan ko pa kayo ng mga 15 minutes. But, Jay, saan ka ba galing? Pumasada ka o pumunta ka ng bukid? Kunin ko lang yung ano ko. Kunin ko lang yung laptop ko. Dito muna ako. Kunin ko lang yung laptop ko. Maganda sana barbecue. Minsan nagbabarbecue kami dito eh. Tarap ng lemon. Anong tinatawa mo? Saan na yun? Oh. Yun. Nakita nyo? Commercial to. Naku. Non-skippable siya. Hindi ko ma-skip. Ah, ito. Oh. Ah, ba't nawala na yata? Ba't iba na to? Hello? Nandiyan pa kayo? Hindi ko yun nakikita. Ba't malabo no? Oh.
Yan, hindi naman pala ganong malabo. Hindi naman ganong malabo. Yan, kailangan malinis ko yan kasi lahat ng halaman sa gilid ng bahay kailangan malinis. Kasi nga, titik-tikin yan. Pero mamaya na, bukas na lang pala, oras na kasi darating na yung amo ko niyan. Papaalam na kayo dito sa Ginibay. Sabi mo Jay, harang paglabas masok ka, haharang talaga yan. O siyempre doon tayo kikita, oh di ba Jay? Oh, dami lang, nag-spray na ako kahapon ng pesticide eh. Kaya medyo nabawasan yung lamok. Pero mayroon pa rin, no? Siguro sa Pilipinas, madilim-dilim na. Ito medyo maliwanag pa. Yan. Ipagkita ko sa inyo yung simpleng barbecue stand. Pilipinas to eh. Kaya lang gamit ko dito. Yan oh. Umulan bumagyo. Umulan bumagyo. Okay lang. Yan. Napuputol yan eh. Dito oh. Mayroon isang clip dito. Tapos na alis to. Yan o, may ano siya dyan o. May screw tapos na alis yan. Kaya kasi sa box to eh. Mga kaagapan, itong barbecue stand na to. Hindi basta-basta barbecue stand yan. Kahit lubog mo yan sa tubig. Hindi masisira yan. Hindi matutunaw yan. Yan. Katulad ito, baka lang yan. Hindi stainless yan. Pero once nag-meeting ko to, siyempre maglilim ng apoy dyan. Itong kalawang na to, mamamatay yan. Kaya ang barbecue stand na to, galing to kay paring Joel. Si paring Joel, sasay kong siya ngayon. Tatapos si paring Joel, yung Takwawan Boys. Apat kaming Takwawan Boys eh, yung isa nga namatay na. Yan. Gustong-gusto ko tong barbecue stand na to, mga agapay. Ito talaga, alam na love ko to. Sabihin ko sa inyo, na ano to, long life to. Hindi matutunaw yan. Araw, umulan, umaraw. Yan. Yun. Oh, late naman to, oh. Yun, oh. Late siya. Ang sarap, pag maraming nanonood sa'yo, ayaw mong patayin. Oh.
Nagpahinta ko ng tubig, tapos lagyan ko ng asukal to, maasim pa. Iba yung lasa po ng lemon sa kalamansi. Ibang-iba. Masarap talaga to pang ano, pang lemon tea. Yung tinatawag na lemon tea. Apat ang natirang po, ano, ay lima. Lima yung itinira kong puno, ay bunga, oh. Lima na lang sila. Bali, 17. Ba? Marami rin. 22 na piraso. 22 na piraso. Tingnan mo, 11, ilang milyon pa tayo? 15, 15 milyon. Ang dami. Sino na message dito? You know? Si Ma'am Dimple, hindi talaga ako iniwan, natulog. Natulog. Yung mga anak ko, nasaan kayo? Ba't hindi kayo mag-message? Mag-comment naman kayo sa chat box. Guys. Isang taon mahigit ang gagawin sa bahay namin na yan. Yan, bagong karga na naman, oh. Namuti na naman, oh. Hindi tayo nababawasan. 15 pa rin. Oh. 15 pa rin. Sinasara ko yung isa kong matay, no? Para makita mo, no? Oh. 15 pa rin. Magdilig lang ako sandali. Parang bumbero daw eh. Parang bumbero oh.
Pag nagla-live ka, maraming nanonood sa'yo, nabibili ka? Pero ganun pa man, matutupad na yung pangarap natin. Dahil sa inyo. Ayoko na. Gabi na. Hanggang dito na. Hanggang dito na lang. Maraming salamat sa pag-stay sa akin. Makakabawi ako dito ng siguro basta hindi ko alam ha, pero pag nagaganyan ako, maraming pumapasok na revenue. At maraming views. Kaya matutupad ang pangarap natin. Tuloy-tuloy lang po. Maraming salamat po sa inyo. At magpapaalam na ako sa next time na lang. Ayan, nabubulo na ako. Oh, tumatawa to oh. 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 Natawa na ako. Ikaw talaga. Oh. Yan ang nagpapasaya sa akin minsan eh. Oh. Oh. Pag kumakanta ako, tinatawanan ako ng mga yan. Oh, hanggang dito na lang po. Mga kaagapay at sa pamilya ko, mga kabari ko, maraming salamat sa inyong suporta. Makakamit din natin ang ating pangarap. Kuklos ko na. Bye for now. I-end ko na to. Sandali. Paano to? Ano bang ibig sabihin ko nito? Siyempre, ilagay ko muna yung ano. Yun. Yun. Sinong mag-live din ako host. Wala. Dito ko basahin. Sino ba yun? Si magla-live daw? Si... Sino magla-live? Nasa na yun? Sandali lang. Mag-live din ako. Ah, si Ma'am Dimple. Wala ako upload today. Anong oras ka mag-live, Ma'am Dimple? Sandali. Si Ma'am Dimple, magla-live ka? Mag-live din ako, host. Wala akong upload today. I-exit muna po. Bumaba ang live stream ko. Baba. Masipa ni Lolo. Okay. Okay. Sige. Alalayan kita. Ma'am Dimple, ha? Good luck. Good luck sa'yo. I-off ko na to. Paano ko ba i-off to? Live stream. Yan. Are you sure that you want to stop streaming? Okay.